Ang Miami Heat, ang leading scorer nila sa first 2 weeks ng season, si Tyler Hero. Nasa 4-4 ang record nila noon. Na magkaroon naman ng injury si Hero, ang Miami nagkaroon ng 6-3 record. Ang naging leading scorer naman nila si Bam Adebayo na mayroong 22 points at 10 rebounds. Kasunod si Jimmy Butler na mayroong 20 points per game. Sa 7 talo ng Miami Heat, 3 games doon ang lamang sila papasok ng 4th quarter ng at least 8 points. Meron silang back-to-back game sa New York City versus Knicks at Brooklyn. Yung sa Knicks, lamang sila ng malaki papasok ng 4th. Nag-collapse sila doon kaya natalo. Yung versus Brooklyn Nets naman, wala yung kanilang dalawang star player. Based kay Coach Eric Spoelstra, ang kahinaan or kryptonite nila, 4th quarter offense. Ang Miami top 15 kapag first half points. Base ito sa NBA.com. Kapag naman 3rd quarter, nasa 13 ang spot nila. Yung sinabi ni Coach Eric Spoelstra na 4th quarter ang kryptonite or kahinaan nila dahil nag-a-average sila doon ng 24 points per game. Number 28 yon sa buong NBA. Ang kasunod nila Suns at Blazers. 6 sa top 10 sa 4th quarter scoring nasa East. Number 1 doon Pacers, tapos Bucks at Hornets. Si Tyler Hero, yung isang player ng Miami na may mataas na points per game sa last quarter. Nasa 5 points per game kasama si Bam Adebayo. Si Jimmy Butler nasa at least 4 points per game. Pero yung tatlo na yon may average naman na almost 15 points per game kapag 4th quarter. Si Jimmy Butler, ang puntos niya nang gagaling na may malaking parte nasa 1st quarter. Dahil wala pa si Hero, malaking average ang nawala sa Miami Heat. Lalo na si Hero, umi-score din ng malaki sa 1st at 3rd. Sa 11 games pa, si Jimmy Butler kapag nasa last quarter, ang kalimitang puntos niya nang gagaling sa free throws, hindi sa field goals. Dahil meron lamang siya doon 28%. Kaya base sa report, ang Miami hindi sold na kunin si Zach LaVine via trade dahil parehas lang din naman sila ni Tyler Hero sa stats. Siguro sa dunk magkaiba. Hindi rin naman nagkakalayo si Hero at si LaVine sa 4th quarter average. Dahil yun nga ang sinabi ni Coach Eric Spoelstra na kahinaan nila yung huling yugto ng game. Mas mababa pa yung kontrata ni Hero kontra kay LaVine. Nagsimula na ang road game series ng Lakers, 8 players lang din ang ginamit nila sa lineup, short-handed talaga. Si AD, LeBron at Cam Reddish, game time decision kanina pero naglaro si AD at si LeBron. Si Cam Reddish, hindi pa rin nakapaglaro. Sa first quarter, na-injured pa si LeBron nang magkatamaan silang dalawa ni Evan Mobley. Yung ulo ni Mobley tumama sa may ilong nitong si LeBron. Hindi agad siya bumaba sa offense at defense noon at pinatigil din ng referee pansamantala yung game dahil nakitang duguan si LeBron sa may half court. Doon din lumamang ang Cavaliers 40-35 sa first quarter, naglaro pa rin naman si LeBron. Naka 6 points siya sa unang quarter. Dikit din yon until fourth. Isa lang din ang lamang noon ng Cavaliers pero ang Lakers lumamang ng 8 points nung nasa less than 4 minutes mark na. Sinubukang habulin yun ng Cavs sa last 2 minutes. Na-foul noon si Mobley pero sumablay ang free throws niya. Back to back naman na puntos ang ginawa ni LeBron. Natawagan pa siya ng technical after nung kanyang dunk dahil nag-pump siya pataas. Na-secure naman ang Lakers yung panalo mula sa free throws nitong si Austin Reeves na mayroong 15 points at 10 assists. Si LeBron naman 22 points, si Anthony Davis 32 points at 13 rebounds. 10-7 record ngayon ng Lakers. Mas maganda ang record ngayon ng LA sa parehong numbers of games kumpara noong nakaraang taon na meron silang 6-11. At marami pang players ngayon ng Lakers ang wala pa sa lineup dahil sa injury.